is it, Abby? This is exclusive for Abby and Daddy date, okay? Okay ba yun sa'yo? Pag nag-sorry si Sir, may sabihin ko sa kanya. Sabi na. It's okay, Sir. I can forgive, but not forget. Ano na yun? Oh, saan ka ba galing? Nagpalipas lang po ng sama ng loob. Ano pong sabi ni Sir? Wala. Umalis lang kasama si Abby. Parang hindi ako nalis. Ricardo, andyan si Maya. Ay! Baby! Oh, thank you, baby. Ang sweet-sweet mo. Ikaw ba bumili nito? Sino? Ang sweet-sweet, ha? Binilang pa ako ng pasalubong. Sir, mainit-init pa yan. Sino nagsabi sa'yo kumuha ka ng NBI clearance? Sir, gusto ko lang pong ipamulat sa inyo na mapagkakatiwalaan po ako at... I do not have the energy to argue with you. If you came back because you want your job back, okay na. Hindi po ba kayo magsusorry sa akin? Kumusta na kayo ni Sir? Okay na ba kayo? Okay na kami ni Sir. Nagkaroon lang kami ng konting hindi pagkakaunawaan. Anong dahilan ng mga ngiting yan, ha? Pag-aaralin na ako ni Sir. Nakukuti! Makakatapos na ako ng pag-aaral. Mag-aaral ka na uli? Oo! List of schools. Para kay Maya. Bumabawi ka sa kanya. No, it's part of her contract. Ang sipag naman ng baby ko, gumagawa ng assignment. Baby, basta ha, pag nag-aaral na si Yaya, sabay na tayong dalawa gagawa ng assignment, okay? Patingin nga niyan, itong sentence mo, oh. My Yaya is beautiful. Ang sweet-sweet naman ng baby ko. Alam mo, talaga baby, ang mga bata hindi marunong magsinungaling. Sandali ah, ilagay mo na rin dyan, my Yaya is also intelligent. Hello? Hello po, Ninang. Oh, Cho, bakit ka umiiyak? Ninang, sabihin niyo naman po kay nanay na huwag tayong lumipat. Lipat? Anong lilipat? Ang bahay po. Ano? Lilipat na po kasi tayo ng bahay. Teka lang. Baby, sandali lang, ha? Teka. Lilipat? Anong lilipat? Cho! Kahit doon ba yung cellphone ko? Cho, asan ang nanay mo? Pakausap nga. Ilang beses na kita sinabihan na huwag mong papakailaman yung cellphone ko, di ba? Akin lang ngayon. Sino ba yan? Sininang po. Mahawag pala itong sininang mo, di mo sinabi. Hello, Maya! Kuti, bakit kayo lilipat ng bahay? Kailan niyo ba napagdesisyonan yan? Bakit ninyo man lang ko sinali? Ha? Anong lilipat? Kuti, ha? Huwag ka nang mag-deny. Gagawin mo pang sinungaling si Cho. Huwag ka nang magpalusot. Okay, kasi ganito yun eh, ha? Di ba nagpadala kang pera? Kaso yung pera na pinadala mo medyo kulang doon sa pambayad natin ng interes. Kaya yun, kailangan nating lumipat. Kuti, hindi pwede. Hindi pwede. Kalma lang, okay? Kalma. Kalma? Paano ko kakalma? Hindi naman kakalma-kalma yung sinasabi mo. Yung perang pinadala ko, hindi ba nagkasya? Kasi itong si Mr. Gomez, gusto niya bayaran natin yung tatlong buwang interes. Kaya... ayun, nagkulang ng padala. Magkano ba lahat yun? O, 200,000. Tapos, 3% na interest. O, 6,000 kada buwan. O, bali, 18,000 lahat. Oo. Kuti, sa halagang 18,000, mawawalan tayo ng bahay? Ano ka ba naman? Kasi naman, sandali lang. Bakit mo sinabi? Eh, kabilin-bili na ng nanay mo, huwag mong ipapaalam! Mama, hindi ako ito! Okay na! Hello? Hello, Apo! Oh, kumusta ka na dyan? Naku, huwag ka mag-alala sa amin. Ayos kami dito. Pero, nakausap ko na ang nanay mo, ang kapatid mo. Nag-usap kaming tatlo. Huwag kang mag-alala at maayos naman yung lilipatan namin. Hindi, Mama. Gagawin po natin ang paraan yan. Kapit-bisig nga, di ba?
Oo, apo. Kapit bisig, kapit kamay, kapit tuhod. Lahat na lang kapitan natin. Eh, yung mga kamag-anak naman natin, napuntahan na namin halos lahat. Oh, ayos na rin yun. Okay na yun. Mang, hindi okay yun. Hindi pwedeng hindi tayo magkapit bisig. Kaya nga po ako umalis, hindi ba? Para matulungan kayo na maayos yung buhay natin. Hindi para maghirap tayo lalo. Tsaka isa pa yung bahay na yan, yan na lang yung natitirang alaala na kasama natin si tatay nung kumpleto pa tayo. Hindi pwedeng mawala yan. Ganito po, basta babayaran po natin yan. Maghahanap ako ng pera. Pag nabayaran po natin yung 3 buwan na delay, hindi na tayo papalya pa. Pakisabi po kay Mr. Gomez na ngayong linggong to, babayaran natin yung 18,000. Oo, apo. Tama yan. Kapit bisig pa rin tayo, ha? Hanggang sa huli, kapit bisig! Okay yan, apo. Sige, bye-bye! Sorry na po. Cho, pinakialaman mo na naman yung cellphone ko. Tama ba yun? Hindi po. Bakit mo tinawagan yung ninang mo? Ayoko po kasi talagang lumipat tayo. Ayoko pong tawag mga kalaro ko. Oh, Cho. Makakahanap ka na mas marami pang kalaro dun. Paano naman po si Ninang? Pag-uwi niya. Baka pumaligaw siya. Dito. Sige. Tuwa tayong paraan, ha? Tana. Come on. Oh, Maya, ito na ang teacher sa sweldo ko. Kakapadala ko lang eh. Sana sinabi mo agad. Ito sa akin, Day, ha? 1,220. 650. Ising ko pa, Mons. Andali, ako rin. May sobra, oh. Ito, 500. Gamitin mo na rin. Kaya talaga, hindi na. Alam ko naman na kailangan nyo rin yung mga yan eh. Pero maraming salamat ha, dahil gusto nyo akong tulungan. Ano naman yan? Touch ka na naman. Group hug na naman to. Hindi. Sige na, ganito na lang gagawin ko. Lalapit na lang ako kay Manang Faye. Sa kanya na lang ako manghihirap. Susubukan kong bumali. Eh, bakit kay Manang Faye pa? Bakit ba hindi ka pa dumiretso kay Sir? Naku, hindi na nakakahiya na eh. Tingnan mo to. Ikaw na nangangailangan. Umaarte ka pa. Di naman. Christina. Po. Anong oras ba dadating ang nanay mo? Eh, depende po yun sa biyahe makukuha niya pa uwi. Eh, napakalayo ni Auntie Melba, di ba? Tapos ito si nanay, naguling hirit pa. Nako, sinabi ko sa inyo, 5 ang anak na pinag-aaral noon. Eh, halos lahat nalapitan na natin. Kung sana kayo'y nakikinig sa akin, eh, si Simon. Ma'am, teka lang, sandali lang po. Si Simon kasi mamang, iba po kasi si Simon eh. Siyempre, nakakahiya naman, di ba? Paano kung umasa yun kay Maya? Nako, eh, yung... Christina. Hmm? Eh... Kain na po. Hindi pa, mukhang mamaya pa. Cho, kunin mo yung transistor radio ko sa kwarto, ha? Opo. Sige. Eh, kung lumapit kaya tayo sa ama ni Pocholo. Uhu, Mang! Teka lang, wow! Change topic naman. Unang-una, Mang. Ew!
okay ah. Pangalawa, wala naman siya kinalaman sa problema natin. Pangatlo, hindi ko matandaan yung itsura noon. Okay? Ah. Hindi mo matandaan? Eh, kami nga hindi namin kilala yon. Ako naman, eh, nagsasalita lamang. Kasi, nung ikaw'y nabuntis, hindi kami nag-usisa sa'yo dahil yon ang desisyon mo. Pero ngayon naman, na talagang tayo gipit na, eh sana makinig kayo. Baka naman May iba pa pong paraan. Cho! Kaya na! Bilisan mo! Pasok na dito! Pa. Salamat. Sir Chief. Yung tungkol sa enrollment mo, inayos na ni Lisa. Andito na yung enrollment form. I-attach mo lang lahat ng requirements. Pero yung actual enrollment dapat ikaw. Nire-request ko lang na pag-cashin mo lahat ng klase mo sa isang araw. That way, isang araw ka lang mawawala kay Abby. Simanang muna habang wala ka. What's wrong? Sir? Wala po. Right na right po. Tahimik ata. Siguro po, napagod lang po ako, kaya po ako nalobat. Sir Chief? Sabi ko na nga ba, hindi mo matiis manahimik eh. Salamat po ah. Napakalaking bagay po nito para sa akin tsaka para po sa pamilya ko. Hindi lang po kayo Sir Chief, Sir Idol pa. Please, don't call me that. Eh, Sir Chief, biruin mo naman. Mag-isa ka lang nagtataguy dun sa tatlo mong anak. Napag-aaral mo sila, napapakain, nabigyan ng bahay. Na hindi mawawala sa inyo. Maya, what are you talking about? Wala po. Natutuwa lang po ako sa inyo. Sana po isang araw, pabigay ko rin po lahat ng to sa pamilya ko. Sige po. Wait. Take this. It's 20,000 for your tuition fee. Dito ka pa, di ba mag-enroll ka? Ihatid ko lang po sa klase si Abby, Manang Fe. Bakit ka matamlay? Wala po, may iniisip lang po. Good morning, Abby. Let's go. Himala. Tahimik ka yata ngayon. Do you have a sore throat or something? Sige, mag-bihis ka na. Opo, Manang Fe. Saan nalakad? May asik kasuhin lang siya. Okay. Bye, baby. Bakit hindi ka pa nagbihis? Ano po kasi, natamad po ako. Direkt na direkt yung araw. Kailan ka ba tinamad, ha? Ngayon lang po. Kasi ayoko po magka-sunburn, Manang Fe. May problema ka, no?
Sino naman po bang taong walang problema? Huwag mo nang itago. Manang Fe, wala po akong tinatago sa inyo. Kahit maghalughog po kayo dito sa kwarto, wala po kayong makikitang problema. Maya, alam kong masayahay kang tao. At alam ko rin kung meron kang mabigat na problema. Sa tanda ko ito eh, marunong ako kumilates ng tao. Paano ko po ba kayo lulusutan, Manang Fe? Kasi po, Manang Fe, hindi pa po namin nababayaran yung interes ng bahay at lupa namin. Eh, pinaaalis na po si Nakote nung pinagsanlaan namin. Kaya po naisip ko na kausapin si Sir at hiramin ko po muna yung pang-tuition ko sana. Yan nga lang po, humahanap lang po ako ng tiyempo. Yung pag-aaral mo? Saka na po muna yun. Pamilya po muna. Yung para sa pag-aaral, para sa pag-aaral. Yung problema ng pamilya mo, pwede natin gawa ng paraan yan. Eh, kaya ko nga po ginagawa ng paraan eh. Kaya nga po, hihiramin ko po yung pang-tuition kay Sir. Bakit hindi ka umiram kay Sir para pambayad dun sa bahay at lupa nyo? Ay, naku Manang Fe, sobra-sobra naman po yun. Ang kapal na naman po ng mukha ko noon, OA. Magkano bang kailangan mo? 18,000 po. Naku, mayaman si Sir. Barya lang yun para sa kanya. Manang Fe, alam ko naman po yun eh. Kaso po, syempre, yung perang kinikita niya, pinaghihirapan din naman po na yun. Tsaka tignan niyo po, pag-aaralin na nga po ako. Babali pa ba ako? Sobra na naman po yun. Babayaran mo naman eh. Ba't ka nahihiya? Ayoko lang pong abusuhin si Sir. Yun lang po. Bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaba? Di makatulog sa gabi sa kaisip. Sa diwa ko ikaw ang aking Abby. Ay, Sir, baby, good night ka muna kay daddy mo. Maya? Sir. Nakapag-enroll ka na ba? Maya? Hindi pa po, Sir Chief. Are you really interested in going back to school? Oo naman po. Then why the delay? I thought na magkikipag-unahan ka pa sa LRT para makapag-aral. Totoo naman po yun, Sir Chief. Then what's the problem? Kung hindi ka na interesado mag-aral din. Sir Chief, interesado po ako. Kaya lang po, mas interesado po akong tulungan yung pamilya ko, Sir Chief. Kaya ka nga mag-aaral, di ba? Para sa kanila. Opo. O, yun naman pala eh. Kasi po, yung bahay at lupa po namin, Sir Chief, nakasanla po eh. Tatlong buwan na pong atrasado yung bayad namin ng interes. Kaya po, pinapaalis na kami. Kaya, Sir Chief, hindi po muna ako mag-aaral. Iniisip ko nga po na baka kung pwede po, hiramin ko na po muna sa inyo yung pang-enroll ko. Pero yung 2,000 po doon, ibabalik ko po sa inyo. Para 18,000 lang po yung utang ko. Mag-aaral na lang po ako ulit pag nabayaran ko na po sa inyo yung utang ko. Okay lang po ba, Sir Chief? Okay po? Ano po yung okay po? Okay po sa inyo na mahiram ako ng pera, Sir Chief? I'll think about it. Okay po. Baby, si Daddy mo! Sir Chief!
baby, ha? Malungkot lang kasi si Yaya, eh. Sorry. Sige, nakain ka pa. Maya, may sasabihin ako sa'yo. Naku, Manong Fe, ako din po. May sasabihin po ako. Magpapatulong po sana ako, eh. Ano yun? Eh, kasi po, si Sir Chief, kinausap ko na po siya kagabi tungkol dun sa hinihiram ko. Eh, sabi po niya, pag-iisipan daw po niya. Eh, kanina umalis na po siya, eh. Kaya hindi ko po nalaman kung ano po yung sagot niya po dun sa tanong ko, kung napag-isipan niya na po ba. Kaya nga gusto kitang kausapin. May inabot si sir sa akin bago siya umalis. Pambayad daw ito sa nakasalan yung bahay at lupa. Ayos lang po ba na habang nagkaklase si Abby mamaya, ipapadala ko lang po ito sa amin. Oo naman. Ay, thank you, Manong Fe! Hello, Kote! Maya! Bunso, naku, pasensya ka na. Pinag-aalala ka namin, ha? Pero huwag ka mag-alala dahil may naisip na akong paraan pero mukhang kailangan ko pa siya pag-isipan pa. Kote, naku, huwag mo nang pag-isipan kasi solve na yung problema natin. Ha? Ano solve? Magpapadala na ako ng pera dyan. Pinahiram mo ko ng amo ko. Ha? Yan naman! Thank you! Thank you! Oh, ano ba yan? Ba't ka nagkakaganyan? Para kang asong nawawala sa sarili. Ba't ka ba naiiyak? Di ba good news naman tong sinasabi ko? Wow! Bigyan mo naman ako ng moment. Siyempre, siyempre, hindi ko mapigil yung saya ko, di ba? Huh! Aba, wag ka nang umatungal dyan kasi naiiyak na rin ako sa'yo, eh. Oo, sige, okay. Umayos na tayo, okay? Oo nga, sige. Basta ganito. Ipapadala ko na dyan yung pera ngayon pagkatapos mag-i-enroll na ako, ha? Ikaw na bahala magsabi kina nanay. Sige, ako bahala. Maya, sobrang salamat talaga. Bye-bye! Sige, bye-bye! Christina! Christina! Ano ba yung napakaingay dito parang asong umaatungal, ha? Wow! Bang ganun ba ako kapangit kapag umaatungal naman? Hindi, kasi si Maya tumawag. Pupunta na siya ng bago. Ihulog niya yung pambayad kay Mr. Gomez! Talaga? Wow! Magbabayad na tayo? Ah! Yuhu! Yuhu! Wow! Hindi rin maganda. Tinawag mo pa akong mamang. Bakit? Mana lang ako sa'yo. Si Maya, umalis lang saglit. Pabalik yun. Abby? 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 Hello? Abby? Abby? Hello, Maya? Manang Fe! Eh, pasensya ka na. Kasi si Abby, hinahanap ka. Eh, sabi ko naman sa kanya na babalik ka pero ay maniwala sa akin. Siguro iya dapat magpaalam ka sa kanya. Ah, pwede po makausap si Abby? Oo.
Abby! Abby! Si Yaya na sa phone. Abby, si Yaya. Hello, baby. Oh, nasa labas pa si Yaya. Pagkatapos ko dito, pupunta pa ako ng school, mag-enroll pa ako. Hello? Hello, baby? Abby! Abby! Hello, Maya? Manang Fe, ano po bang nangyayari? Ayun, tumakbo. Nagkulong sa bathroom. Ha? Special game ako para sa'yo, baby. Kasi special day mo ito ngayon dahil magiging big girl ka na. Sige, bato mo na malakas, ha? One, two, three! Baby, hindi mo naman kasalanan yung nangyari eh. Hindi magagalit si Daddy. Oh. Abby, what's wrong? Did you do this? Of course I forgive you, baby. Mas magagalit si Daddy pag hindi ka naging honest. But Daddy would still like to know what happened.